Disyembre, asahan ang tagtuyot sa ilang probinsya sa Pilipinas ayon sa PAGASA. Posible raw makaranas ng drought o tagtuyot ang mga probinsya ng Batangas, Cavite at Oriental Mindoro sa pagtatapos ng taon. Nangyayari ang drought kung tatlong sunod-sunod na buwan na may way below normal na rainfall condition o mahigit 60% na mas mababa sa karaniwan ang dami ng ulan sa lugar. Posible namang dry spell ang maranasan sa 20 probinsya kabilang ang Palawan, Misamis Occidental, Tawi-Tawi at mga lalawigan sa Northern at Central Luzon. Dry spell naman kapag tatlong magkakasunod na buwan na below normal ang rainfall condition o mula 20 hanggang 60% na mas mababa sa karaniwan ang dami ng ulan. Dry condition naman ang inaasahan sa Antique, Abra, Ilocos Norte, Bataan, Zambales, Metro Manila at Occidental Mindoro. Ito naman ang dalawang magkasunod na buwan na mas mababa sa normal ang pag-ulan sa isang lugar. Ayon sa PAGASA, posible pang dumami ang mga probinsyang makakaranas ng tagtuyot hanggang sa Mayo sa susunod na taon dahil sa epekto ng El Niño. Mga kapuso, 2 dam ang nagpapakawala ngayon ng tubig, ang Angat at Ipor Reservoir. Ayon sa PAGASA, may tigi isang gate ang nakabukas sa mga nasabing dam. Ang water release sa Angat at Ipo, nakakayanan naman daw ng Bustos Dam. Sa kabila niyan, mas mataas pa rin ang water level ng Angat at Ipo ngayong araw kumpara kahapon. Tumaas din ang antas ng tubig sa Lamesa, ang Buklaw, Binga, Pantabangan at Magat Reservoir. Bumaba naman ang water level sa San Roque at Caliraya Reservoir. Nananatiling may chance ang tumaas ang antas ng tubig sa mga pangunahing reservoir sa Luzon dahil sa posibilidad ng ulan ngayong araw. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong Northern Luzon sa mga susunod na oras. Asahan din ang ulan sa ilang panig ng Central at Southern Luzon, maging sa Visayas at Mindanao. Ngayong weekend, posible muli ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa lalo sa bandang hapon at gabi. Asahan ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o kaya naman ay landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila hanggang sa darating na weekend. Mga kapuso, 1 o kaya'y 2 bagyo ang posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre. Base sa datos ng PAGASA, kung hindi man lilihis sa bansa ang mga potensyal na bagyo, ay posible itong mag-landfall sa Central Luzon, Eastern Visayas o kaya'y sa Caraga Region. Sa ngayon, walang namamataang bagyo sa loob o labas ng PAR. Hanging amihan ang epekto sa Northern Luzon at Central Luzon. Ngayong araw, nakapagtala ng 17 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, 19 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 21.2 degrees Celsius naman sa Tanay, Rizal, 21.5 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes, habang 22.5 degrees Celsius dito naman sa Quezon City. Dahil sa amihan, maalon at delikado pong pumalaot sa maliliit na sasakyang pandagat, doon sa mga sakop ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.